So hello guys, my name is Shella Maria Estrada from the section of 3CRI A2-1. So for today's video is tatalakayin natin yung paraffin test and gunpowder residue. But before we start our lesson, let's proceed muna tayo sa ating objective. So sa ating objective is define gunpowder, gunshot residue, and paraffin test. Then discuss the guidelines of estimating distance gunshot residue, and then explain the step of paraffin test. Then identify the importance of gunshot residue and paraffin test in criminal investigation. So let's start. So ano nga ba yung ibig sabihin ng gunpowder, or saan ba siya nagmula? So yung gunpowder is originated by the China. Then, yung gunpowder is a explosive na nagkukumpong siya ng 3 elements. So, yung 3 elements na yon is yung potassium nitrate with 75%. Then, yung charcoal is 15%. And then, sulfur with 10%. So, yung tatlong elements na to is meron silang importanteng role sa combustion ng gunpowder. So, unahin natin si potassium nitrate. So, si potassium nitrate is sinusupplyan niya si gunpowder ng oxygen for combustion reaction. Then, si sulfur naman is siya yung lower the ignition of temperature para mag-start yung reaction. Then, si charcoal naman is nagko-consist niya is yung broken down the silicious and provides carbon and fuel for reaction. Or parang pinoprovide na yung carbon and fuel para magkaroon na ng reaction at lumabas na yung bullet. So, yan lang yung gunpowder. Then, next one is yung gunshot residue. Yung gunshot residue is tinatawag siya na cartridge discharge residue, or yung gunfire residue, or yung fire discharge residue. Na kapag yung barrel ay nag-fire na, syempre yung gunshot residue particles o yung maliliit na particles na kapag yung gunpowder is nag-explode na, syempre yung gunshot residue particles is maaari siyang mapunta or bumalik dun sa may weapon, or even dun sa likod ng weapon, or dun sa muzzle. So, maaaring lumipad or even na mapunta dun sa skin nung nagpaputok ng barrel. So, for example na lang dyan is, kapag nagpaputok ako ng barrel, syempre, maaring mapunta yung particles ng gunshot residue is maaring sa kamay ko, sa damit ko, or even dun sa lapag, or even dun sa surface nung damit ko. So, ayan yung gunshot residue. The next one is yung paraffin test. So, yung paraffin test, ito naman is yung method or yung test para makuha yung mga particles ng gunshot residue. So, ina-apply yan para ma-detect kung sino ba yung possible shooting suspect. So, gagamit din sa paraffin test ng melted wax. Then, syempre, pag nabuo na yon, magkakaroon ng white wax gloves yung suspect. Then, syempre, tatanggalin yon sa kamay ni suspect at doon na makikita or makukuha yung gunshot residue. So, yan lang yung ibig sabihin ng paraffin test. So, next naman po is yung distance determination analysis. So, dito po sa distance determination analysis is tinitingnan lang dito kung anong distance or yung anong approximate distance ng fire muzzle to target. Kasi once kasi na yung si suspect ay bumarin na, syempre may posibilidad na yung gunpowder or yung powder is maaring mapunta kay suspect or kay victim. Then makikita mo din kasi kapag halimbawa na lang is kapag malayo, syempre walang powder na ma-attach sa kanya. So, kapag malapit, then mas posibilidad na may makuha na gunpowder. So, dito lang sa distance determination analysis is pinapakita lang nito kung gaano kalayo or even na
kung saan dako maaring mapunta yung gunpowder. Kung malapit ba siya sa target nga, syempre, maaring mapunta kay suspect or even kay victim yung powder. So, iyan yung distance determination analysis. The next one is step of collecting paraffin test. So, sa pagkukollect ng paraffin test, syempre, dapat meron kang suspect. Then, syempre, unang-una, kapag si suspect ay bumaril, syempre, lalabas dyan yung mga powder ng gun, which is maaari siyang mapunta sa kamay or even sa clothes or even dun sa surface or even kung malapit yung biktima niya is syempre maaaring mapunta rin kay victim. Then sa pagkukolekt ng paraffin test is pwede kang gumamit ng nylon brush para i-collect yun sa hand ni suspect. Then pwede ka rin gumamit ng adhesive tape para makuha yung gunpowder. Then pwede ka rin gumamit ng paraffin wax para makuha yung buong kamay or pwede mo rin makuha doon yung gunpowder. So isa yan sa mga ginagamit ng mga investigator lalong-lalo na sa pagkukolekt ng gunpowder. So next is yung how gunpowder and paraffin test used in criminal investigation. So bakit nga ba importante yung gunpowder and paraffin test sa criminal investigation? So importante siya halimbawa na lang is sa murder. Syempre, sa murder is may ginamit yung weapon. Then syempre, sa weapon na yon may lalabas doon na gunpowder, which is yung gunpowder na yon is magagamit siya to detect the suspect or even malaman kung anong baril yung ginamit. Kasi once na yung baril is na-detect, syempre malalaman mo na din doon kung ano o kanino yung baril na yon. Then sa paraffin test naman is kapag may suspect ka na, syempre gagawin mo na yung paraffin test lalong-lalo na para makuha or ma-detect yung gunpowder. Kung kapareho ba siya nung powder na nandun sa kamay ni or ni damit ni suspect or ni victim. So ayan yung importance ng gunpowder and paraffin test sa criminal investigation. So ayan, natalakay natin ang dapat nating talakayin sa paraffin test and gunshot residue. So my name is Shella Maria Estrada from the section of 3CRI A2-1. Salamat.